Ang lupa ay maituturing na isang kalawakan na may sariling daigdig. Ito ay binubuo hindi lamang ng buhangin, silt o banlik, at putik. Meron din ditong tubig, kung saan nakalusaw ang mga sustansya na kailangan ng mga halaman. Meron din ditong hangin sa mga puwang na namamagitan sa mga butil at istruktura na bumubuo ng lupa. Dito sa mga puwang na ito, sumusuot at gumigit-git ang mga ugat ng mga halaman. Ngunit higit sa lahat, ang lupa ay punong-puno ng mga buhay. Meron ditong mga maliliit na mga hayop at kulisa. At meron din ditong mga organismo na hindi kayang makita ng ating mga mata. Ito ang tinatawag nating buhay ng lupa. Ang lupa ay punong-puno ng buhay. Tulad natin, meron din ditong mga komunidad. Merong simpleng pamumuhay ng mga organismo. Meron ding komplikado at mahirap unawain. Merong nabubuhay mag-isa. Merong umaasa sa iba. Merong naninilbihan sa iba. Merong may matibay na relasyon na bigayan. O kaya ay walang katapusang awayan. Meron ding kapag nagsama ng puwersa ay nagiging higit na epektibo at mas malakas. Ang mga organismo sa lupa ay pwede nating igrupo sa tatlong klase. Mga fungi o onggo, mga algae, at mga bakterya. Ang mga fungi ay walang chlorophyll o walang kakayahan na gumawa ng sarili nilang pagkain para mabuhay. Kabilang dito ang mga lebadura, amag at kabuti. Ang mga ito ay parasitiko o umaasa sa iba para mabuhay. Pwede rin naman sila sa isang relasyong simbiyotiko o may mabibigay na kapalit sa kanilang kaanib. Mahalaga ang mga fungi sa pagkabulok ng pagkain at iba pang mga namatay ng organismo. Sila ang unang baitang upang mabalik sa alabok ang anumang organikong bagay na nawala na ng buhay. Sa pagkabulok na ito, mapapalaya ang mga sustansya na magagamit muli ng mga pananim. Mahigit 100,000 ang klase ng fungi. Ang mga bakterya ay tinatawag nating one-cell organisms. Karamihan sa kanila ay nabubuhay sa mga nabubulok na mga bagay-bagay. Ang iba ay tulad natin at nangangailangan ng oxygen. Ito ang dahilan kung bakit natin binubungkal ang lupa. Sa pamamagitan nito, nagiging mabuhaghag ang lupa at nabibigyan ng sariwang hangin ang mga organismo. Bukod pa dito, napapabilis ang paglago ng mga ugat. Meron din namang mga bakterya na kahit walang oxygen at babad sa tubig ang lupa ay pwedeng mabuhay. May mga uri ng bakterya na wala at merong chlorophyll. Yung may chlorophyll ay kaya nilang magproseso ng kanilang pagkain. Sa bawat baitang para sa unti-unting pagkabulok ng isang bagay, iba't ibang bakterya ang umaaksyon. Napakarami nila at sa isang maliit na dampot na lupa ay aabot ang kanilang bilang sa bilyon. Ang algae o ang tinatawag nating lumot, kapag sobra na sa dami at nakikita na ng ating mga mata, ay nabubuhay sa mga matubig na lugar. Dahil ang mga ito ay may chlorophyll, may kakayahan silang gumawa ng sarili nilang pagkain. Mahalaga silang pinanggagalingan ng oxygen at mga sustansya sa lupa. Ang bilang nila sa isang karampot na dakot ng lupa ay aabot ng 10,000 o higit pa.
mga fungi, bakterya at algae. Ito ang mga buhay na organismo sa lupa na mahalaga upang mapapalaya ang mga sustansya ng mga organikong bagay at magamit ito muli ng mga pananim. Ngayon ay suriin natin ang lupa. Makikita natin na ito ay may ibabaw, may gitna, at may ilalim. Ang ibabaw ng lupa ay tinatawag nating topsoil. Kadalasan ay hindi ito lalagpas sa 15 sentimetro ang lalim. Dito nakasalalay halos lahat ng nabubuhay dito sa ating mundo. Nandito ang pinakamalaking populasyon ng mga organismo na katulong natin upang mapaikot o maibalik muli sa lupa ang mga sustansya na nakuha ng mga pananim. Ang ibabaw ng lupa ay higit na maitim kaysa gitna o ilalim dahil sa mahalagang bahagi ng lupa na tinatawag nating humus. Humus ang tawag kapag ang organic matter o ang mga nabubulok na bagay-bagay ay umabot na sa kasukdulan ng pagkabulok at nagkaroon na ng estado ng katatagan. Sa lupa, ang humus ay matatag at nananatili sa ganong kalagayan sa kabila ng paglipas ng mahabang panahon. Dahil lahat ng buhay ay may elementong carbon, ang humus ang nagbibigay ng kulay itim sa lupa. Kadalasan, ito ay nakadikit sa mga putik o clay particles at hindi ganun kadaling lusawin. Malagkit ang humus at ito ang nagdidikit sa mga katiting o butil ng lupa upang magkaroon ng istruktura o forma at hindi ma-erode o madala ng tubig ulan. Ang humus din ay isang mahalagang bukal ng mga sustansya na pinapakawalan lamang ng lupa kapag kailangan na ng halaman. Ang lupang mayaman sa humus ay sumisipsip at nag-iimbak ng maraming tubig, halos doble ng kanyang bigat. At tulad ng sustansya, unti-unti niya itong pinapakawalan kasama ng sustansya para magamit ng mga pananim at hindi malanta ang halaman sa tagtuyot. Ang humus ay tila isa ring kalasag laban sa iba't ibang salungat na kondisyon o chemistry ng lupa, tulad ng biglang pag-asim o kaya ay biglang pag-alkad o alkaline. Kaya rin ng humus buklurin o gapusin ang mga lason at kamandag sa lupa upang hindi ito makapinsala. Paano nabubuo ang humus? Nag-uumpisa ito sa mga nabubulok na mga iba't ibang parte ng halaman na tinatawag nating biomass o decomposable materials. Kapag ang mga ito ay naproseso na ng mga organismo tulad ng naging dumi ng mga bulati o kaya naman ay mga nabulok na bagay na hindi na natin malaman kung saan ang galing, tinatawag natin itong compost. Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Patuloy pa rin silang inaaksyonan ng mga microorganismo hanggang maging bahagi na ito ng lupa na tinatawag nating organic matter. Dito kumukuha ng enerhiya at ikinabubuhay ang mga microorganismo sa lupa hanggang hindi na sila pwede pang pakinabangan. Ang katapusan ng proseso ng pagkabulok sa lupa ay isang matatag na compound na hindi na magbabago pa sa mahabang panahon. Ito ang tinatawag nating humus na punong-puno ng mga mahalagang sustansya na kailangan ng halaman at ibinibigay lamang niya sa tamang panahon ng pangangailangan. Sa makatwid, ang pangunahing prinsipyo ng isang matagumpay na pagsasaka na may malusog na mga pananim at magandang ani ay nakasalalay sa pagpapayaman sa humus at ng mga organismo sa lupa sa pamamagitan ng pagbubulok ng mga tinabas na damo at pinaggapasan sa bukid. Napapabilis ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-aaruga ng mga mumunting organismo na tatawagin nating buhay na sangkap. At sa pamamagitan ng organikong sangkap tulad ng mga pinagtabasan sa bukirin na hahaluan natin ng buhay na sangkap o ang tinatawag nating composting,
mapapabilis natin ang pagtaas ng humus sa lupa. Mahalaga rin na makilala ng magsasaka ang kabuuan ng agro-ecosystem at ang mga mahalagang papel na ginagampanan ng mga bahagi nito. Hindi lamang mga tanim at ang mga aanihin ang mga mahalagang elemento sa isang sakahan. Ang mga damo ay may mahalagang papel upang matakpan ang lupa at hindi matibag ang mga hindi natamnang lugar. Imbakan din ang mga ito ng mga sustansya na hindi pa agad kailangan ng halaman upang hindi sumama sa agos ng tubig at mawala sa kapaligiran. Ang mga damo ay magandang palatandaan para malaman ang katayuan ng lupa. Kung ito ba ay sagana o tuyot sa mga sustansya. Ang isang lugar na tinutubuan lamang ng isang klaseng damo ay nangangahulugan na napinsala ang lupa tulad ng pagkasunog at dumadaan sa proseso ng paghihilom. Ang maraming uri ng damo sa kapaligiran ay nagpapakita lamang na mataba at balanse ang lupa. Tulad sa tao, ang mga sakit at peste sa halaman ay nangangahulugan lamang na ang lupa ay hindi balanse at kompleto sa mga sustansya. At ito ang tunay na sanhi kung bakit sakitin ang mga pananim. Ang isang malusog na lupa ay magbibigay ng malusog na pananim. Ang lupang may sakit ay magbibigay din ng sakiting pananim. Sa makatuwid, ang papel ng mga insekto at sakit sa halaman ay upang ipakita sa atin ng ating inang kalikasan ang mga pananim na hindi karapat-dapat kainin ng mga tao dahil mahina at may kakulangan sa sustansya. Sa mga susunod na kabanata ay tatalakayin natin ang iba't ibang paraan upang tulungan ang inang kalikasan sa pagbibigay ng sustansya sa mga halaman. Sa pangalawa hanggang pang-walong kabanata ay pag-uusapan natin ang sistema ng composting na siyang isang pamamaraan upang mapabilis natin ang pagbulok ng mga dahon at iba pang organic matter at pag-convert nito sa humus na siyang naglalaman ng mga sustansya na kakailanganin ng ating mga tanim. Pag-uusapan din natin dito ang mga iba't ibang paraan upang makaakit at makaipon ng mga fungi, bakterya at algae na siyang tumutulong sa pagbulok at paggawa ng humus. Sa pang-siyam hanggang pang-labing-tatlong kabanata naman ay tatalakayin natin ang sistema ng fermentation o pagbuburo. Ito ay paraan na gumagamit ng mga mumunting organismo at iba pang sangkap upang makagawa ng katas na naglalaman ng mga sustansya na maaaring ipakain sa halaman sa pamamagitan ng kanyang mga ugat o dahon. Sa pang-labing-apat at pang-labing-limang kabanata ay pag-uusapan naman natin ang pagtitimpla ng iba't ibang klaseng katas at sangkap na umaangkop sa pangangailangan ng halaman sa iba't ibang yugto ng kanilang pagtubo. Sa pang-labing-anim hanggang huling kabanata ay tatalakayin naman natin ang paggawa ng mga organikong pestisidyo na maaaring gamiting pamuksa sa mga peste na umaatake sa ating mga halaman. Wala nang hihigit pa sa inang kalikasan sa pagiging guro at pagpapakita sa atin ng kakulangan sa ating pagsasaka. Para mapalusog ang mga halaman at maging malakas laban sa atake ng mga sakit at peste, hindi gamot na kemikal ang solusyon. Ang kailangan nating gawin ay payamanin ang humus ng lupa sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga sustansya. Ang pagsasaka ay masasabi nating pagmimina ng mga sustansya. Kung kuha lang tayo ng kuha sa lupa, darating ang panahon na wala na tayong makukuhang sustansya dito.
ani lang naman o bunga ng mga pananim ang kailangan natin. Ibalik natin sa lupa ang mga bumagsak na dahon, mga binunot na damo, mga pinag-anihan at iba pang biomass materials na hindi naman bahagi ng ani at hindi naman natin kailangan. Lupang balanse. Hitik sa humus at mayaman sa mga sustansya, ang susi sa malulusog na pananim at masaganang ani. Alagaan natin ang lupa. Dito nakasalalay ang buhay nating lahat.